to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, one, two, three. Trying not to freak when you look at me. So ayan, I am done with my eyebrow, and then I am done also with my sunblock and day cream. So now let's move on sa lip and cheek tint na love ko. Ayos na yun. Eto. So I've been using this one for almost 2 months already. This is the Delcucia GGI International Lip and Cheek Tint, and this is made in Korea. So yung box niya tinapon ko na, so hindi ko na kayo matutour sa box niya. But anyway, this is the packaging of the lip and cheek tint that is made from Korea, and meron siyang built-in na mirror dyan. So medyo blurry naman, so I guess kung meron kayong ganito, dapat meron kayong sariling mirror na lang din, kasi hindi naman siya actually nakikita. Masyadong blurred. But anyway, what's important is kung ano yung nasa loob. Talagang nagugustuhan ko siya, and yung pigmentation niya talaga, it will last hanggang maghapon. Kasi nagli-lip tint ako sa umaga, and talagang long-lasting siya, masasabi ko ha. And kung maglalagay kayo, dapat din, ano, hindi super minimal, kasi parang napapansin ko kapag super minimal lang yung nilalagay is parang kulang siya, and kapag kulang siya, so dapat damihan natin. Yes, this one is very recommendable, and yes, so ayan, open natin ha. Gamit ko na talaga siya eh. Lagi ko siyang ginagamit every day, and guess what, hindi siya nag-aano sa skin ko. Yung kunwari kagaya ng foundation, pag naglalagay ka ng foundation direct sa skin mo, lumalala si freckles. But this one, napapansin ko, hindi. Talagang, hindi siya talagang tawag nito, yung kagaya ng foundation. Sa bagay, tint naman ito, magkaiba naman sila. But natatakot lang kasi minsan ako naglalagay direct sa skin. Alam mo yun, kasi usually talaga yung foundation, kapag ginagamit mo sa, lalo na kapag summer, or I don't know, sabi lang nila, nakaka-trigger daw talaga yun sa skin, lalo na kapag meron kang freckles, talagang dumadami and umiitim daw talaga. Yun ang sabi nila. Kaya, yun. So, yes, this is the packaging. Ayan yung ano niya, parang, anong tawag nito? Applicator ba? Hindi ko alam anong tawag dyan, yung brush niya or something. Let me know kung ano yung tawag nito. Brush or yung applicator nung ano, nung tint. Ayan siya, so gamit na talaga siya, no? Kasi ginagamit ko nga to everyday. And yes, ayan lang siya. And then, ito yung ano niya. It has a 5 shade. So, kung gusto niyong bumili, sabihan niyo lang ako. Yun. And yes, ayan siya. So, available siya dito sa Taiwan now. Ayan. So, maglalagay na tayo ng tint. Actually, bago ko siya nilalagay, ginaganon ko siya. Pero wala naman nag-a-advise sa akin na ganituhin ko. Hindi ko alam dito ha. Hindi ko alam kung oil-based ba siya. O kasi super, ano siya, super jelly. Jelly siya. Parang jelly ace. Ganon. So, ayan. So, paano nga ba mag-move on? O, diba? Change topic tayo, mga Vev. Paano nga ba mag-move on? Paano mag-move on ang mga Bisaya? Actually, yung pag-move on na yan, madaling sabihin, pero mahirap gawin. But girls, ayan siya, oh. Super pigmented. So, ayaw, huwag kayong maglagay. Ayaw, huwag kayong maglagay ng super minimal. Kasi, wala, masasayang din. Mag-effort na lang kayo. So, ayan. Yung pag-move on kasi talagang super, ano, mahirap gawin. And, diba? Kung gaano kasarap magmahal, ganun kasakit naman kapag ikay nasaktan. And yung pag-move on kasi, proseso yun. Kaya, ano ba sinasabi ko? Ba't nagsasalita ako ng mga move on? Kasi siguro talagang madami lang ako nakikita sa newsfeed ko sa Facebook. Kaya, ayan, napapamove on tuloy ako. Ayan. And, during moving on, ganun. Pag nasa proseso ka ng pag-move on, andun lahat yung mga bitterness.
andun lahat si bitterness, yung nagiging ampalaya ka talaga. I don't know why, talagang ganun talaga yung feeling mo eh, that time, that moment na nasa proseso ka ng pag-move on. Kasi siguro nasaktan ka eh. Nilagyan ko yung ilong ko para mestisa tayo. Kasi siguro kasi nasaktan ka, diba? So, yun. Pero, dapat talaga kapag kapag nasa stage ka ng pag-move on, dapat you are surrounded by good people. Yung mga good vibes, yung mga, alam niyo yung may mga positive vibes ng mga tao. Kasi, they can help you a lot talaga. I am not saying na huwag ka dun sa puro walwal, huwag ka dun puro sa inom. Of course, hindi naman talaga tayo pare-pareho ng style ng pag-move on. So, disclaimer lang, I am not bragging anything in here or what. Pero, ang sa akin lang, if you go through sa mga ganyang moment, dapat talaga you are surrounded by people na, alam niyo yun, may positive vibes sa life, yung hindi ka mapapariwara, yung hindi ka talagang, alam niyo yung hindi ka mawawala sa landas, yung ganun, yung tipong hindi ka talaga mawawala sa focus. Though masakit, alam natin yun na mahirap talagang mag-move on, mahirap talagang masaktan, mahirap talaga yung proseso ng pag-move on. Wag ba't wag naman yung darating ka sa punto ng buhay mo na pati sarili mo, hindi mo na makilala, pati sarili mo ay nawawala na din, diba? So, love yourself first, may ganun-ganyan. So, maganda na ba? Okay na ba to? Ayan. Maganda na ba ang ating tent? So, ayan. Wala eh, babae. Ganito talaga ang mga babae eh. And meron naman ding mga girls na hindi mahilig sa mga ganito. But ako kasi, talagang, wala lang. Gusto ko lang. Ayun, ayun. So, ayan, nakalimutan ko palang maglagay ng eyeliner. Ito na yung aking eyeliner. So, eto. Yung Hyper Sharp Liner from Maybelline. Ayan. Super mahal nito. Tapos, ang konti lang ng lamon. Ayan. Kailangan natin maglagay para aurahan din yung mata natin. Para hindi natutulog. Ayan. Nakikita nyo ba? Dito na lang para makita nyo. Hindi ako marunong maglagay ah. Hula-hula ko lang to. Alam niyo ba guys, ako nag-a-eyeliner ako, hindi ko talaga siya tinatapos hanggang dulo. Parang half lang sa mata yung nilalagyan ko. Ayan. Nagtitipid. Hindi, parang ano kasi, nabibigyang buhay yung mata ko kapag hindi ko tinatapos hanggang dulo. Ayan, so maglalagay pa ako sa baba. Ayan, maglagay na lang tayo. So, ayan siya. Oh, baliktad. So, mag-curl lash tayo. Ayan. So, ayun na nga. Never lose yourself kapag nasa proseso ka ng pag-move on. And, namnamin mo lang yung pain. Normal, diba? So, ayan. And ang advice ko lang, kapag nasa in a relationship kayo, never harm your other half. Huwag kang gagawa ng bagay na ikaka-harm ng other half mo. Alam mo yun? Kasi, dapat makiramdam tayo. Kasi if you love that person, huwag, diba, hindi ka gagawa ng ikaka-harm sa kanya or sa relationship ninyo. Yun lang. And yes. Ang pinakamasarap naman ng feeling kapag nakapag-move on ka na is yung pag naalala mo yung past mo, napapasmile ka na lang at saka napaparealize ka ng o nga no, buti na lang hindi talaga kami nagkatuluyan. O nga no, buti na lang nagkahiwalay talaga kami. Ayun lang. Ano mga sinasabi ko dito? Ayan. Chikahan moment. So, ayan, hindi na ako magmamaskara kasi wala namang imamaskara. Yun, so, mag-lipstick na tayo. So, ayan, maglalagay na tayo sa lip. Yan. So, ayan.
So, ayan. So, aayusin ko lang yung buhok ko and I will be back. So, that's it for my lip and cheek tint review. So, I hope you like this video. And if you like this video, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe. And I will see you in the next one. Bye, guys! Mwah!